Hello po mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng ano ba araw ngayon? Martes! Ika-9 ho ng Abril, taong kasalukuyan po mga kababayan. Mga kanalan! Oras ay ganap na alas 9:19 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time! Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghaya nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ang minamahal ng mga Didi shit. Chris Ulo nagbabalik! At sa mga kababayan, ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa. Saan man sulok ko kayo ng mundo naroon ngayon. Huwag lang ho kayo magdidikit sa mga Didi shit. Sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat, mga kababayan! Good evening, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao! Grabe, napakainit ho ngayon dito sa Metro Manila! Talagang ultimo mga kasingit-singitan mo. Ay, grabe. Oh, kaya panalo yung mga ano, yung mga naka-aircon kaya saan man sulok ng bahay nila, aircon, no? Wala, yung iba tulad natin, eh, tiis-tiis sa init. May aircon naman dito sa isang ano, pero dito sa mismo sa studio na dito, wala. Dito sa kwarto ng boss ko, doon meron. Pero dito sa ano. Ay, bati muna tayong konti bago tayo magpunta sa ating tatalakayin, mga kababayan. Bernica Lopez, TBJ Forever, Anthony Albata, Maria Grace Sabala, ayan, BMB Victoria, Sir Konsaki, Marichu Magay, Mega Mega Love, shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Lea Lopez, Jerson Baitan, Josephine Barrios, Mega Mega Love, shoutout po sa inyo. Hindi na chupapi, parang hindi ko nakikita manonood. Christina Garcia Jingjing, ayan ha, Mega Mega Love, shoutout. Oh, nako, may gusto sana akong itapik na isa. Kaso parang gusto ko na dito banggitin eh. Kasi baka wala na akong oras mamaya. Kasi ang dami kong ginagawa, mga kababayan. Parang gusto ko na ditong talakayin. Para bang gusto ko isingit muna ng konti bago tayo magpunta doon sa mismong main topic natin. Okay lang ba? About dito kay former President Ferdinand Marcos at dito kay Dutae. Ay, Dutae. Sorry. Sorry. Dito kay Duterte. Kay Digong. Press one, gusto nyo ba? Oo. Ano, saglit lang ito eh. About dito sa China, Digong, at dito kay former President Ferdinand Marcos. Okay lang ba? Ay, good evening sa inyo lahat, ha? Oh, grabe ang init, mga kababayan. Ako, nagbabaon ako lagi ng tubig, oh. Puro yelo, kaya yung freezer namin, minomonitor ko lagi yung lagay ng tube ice. Ayoko nang nawawalan. Lagi gusto ko puno. Meron na akong baso, meron pa akong ganito, oh. Kulang na nga lang, pati ano, yung mga lagay ng ice tubig. Ibulsa ko na rin ba? Pati yung mga yelo, yung mga yelong tigtitres. Oo, gusto ko nang gumawa, ilagay ko sa bag. Para pag mainit, ganyan-ganyan mo sa mukha mo ba? Oo. Pati kilikili ko, tsaka singit ko, eh, gusto ko na rin lagyan ng mga tube ice eh. Hindi, daw nagbibiro, ah, pati brief ko. Yung brief ko sa likod, pati brief ko rito sa harap. Ay, gusto ko na lagyan ng tiglimang tube ice. Pati yung, eh, grabe ang init mga kababayan eh. Wala naman sigurong masama. Wala naman sigurong nilalabag na kasong ganun, di ba? Pag naglagay ka ng tube ice sa brief.
Wala na, meron ba? Meron ba? Meron? Wala naman, di ba? Oh. Okay, pwede naman siguro. Oh. Iglima sa brief. Tapos eh, sa kilikili. Siguro mga tigdalawa. Oh. Sa sombrero. Lagay na rin ako, 5 piraso. Oh, di... Ano? Cold na cold ang feeling. Ito mga kababayan. Ito, inom lang ako konti ulit, ha? Uuhaw ako eh. Sarap. Okay, let's start. Isingit ko lang itong topic na ito, ha? Alam naman natin mga kababayan itong China or China hindi palagay sa atin sa Pilipinas. Kumbaga malayong malayo yung turing nila sa Administrasyon Duterte. May nakita akong video kanina mga kababayan. Ito pa lang si former President Ferdinand Marcos. Nung panahon niyang panahon ng kanyang administrasyon. Meron pa lang binitay sa kanyang panunungkulan. Isang kilalang drug lord nung panahon ng panahon niya. Pinairing squad. Pinalabas pa sa buong mundo. Sino nakakaalam nun? Oo, sino nakakaalam nun, press one? Nung panunungkulan ho ni Ferdinand, ni former President Ferdinand Marcos sa kanyang administrasyon, meron palang binitay na isang kilalang-kilalang drug lord sa China at dito. Kilalang drug lord dito, kilalang drug lord sa China, nahuli dito. O ang ginawa ni Ferdinand Marcos, pina-firing squad. Pinalabas sa Pilipinas. Live. Television. Pati sa buong mundo. Sabi ko nga, hindi kaya ang China ayaw sa administrasyong Marcos, hindi kaya dahil dito. Pwede, no? Pwede, kasi malamang tumatak sa isipan nila yun eh. Oh, di ba? Kasi Marcos yung tatay ni PBBM yun, tapos Marcos siya ngayon. So, pwede. No? Nasa utak pa rin nila. Eh, kumpara dito kay Digong, na walang kaya kundi adik yata sa mga kalsada-kalsada. Although, nung panahon ni former President Ferdinand Marcos, mayroong death penalty. Hindi naman ako ganun kapabor sa death penalty, mga kababayan. Kaso, ganun yung administrasyon niya dati. Nung panahon naman ni Digong, walang death penalty. Wala nga. Ang problema, may mga nadamay na namatay na inosente, especially minor de edad sa kanyang tokhang. Ayan ang pagkakaiba nun. Ano pagkakaiba nun, mga kababayan? Wala ngang death penalty sa kanyang administrasyon. May mga nadamay namang inosenteng namatay sa war on drugs, especially yung Kian de Los Santos. Ano pagkakaiba nun? Diba? Buti pa nga yung death penalty. Kapag nahatulan ka ngayon, tapos naabutan ka ng bagong administrasyon, at hindi pabor sa death penalty, mapupospon din yung pagkitil sa'yo. Oh, diba? Mas okay pa eh. Oo, panahon ni Erap, may death penalty. Oo nga, may death penalty. Ano naman yun? Yung kinamatay naman ni Leo Echegaray, napaka ano naman eh. Humiga, pinatulog. Then nung nakatulog siya, may in-injection ulit para tumigil ang kanyang pagtibok ng puso. So sobrang payapa. Oo, halos walang naramdaman. So ibig sabihin eh, kinitil ang kanyang buhay sa napakagandang pamamaraan. Ito mga kababayan, siguro po pwede kaya ang China kaya galit sa administrasyong Marcos. Siguro naaalala nila to, no? Isipin mo, kilalang kilala daw na ano yun. Tingnan nga natin, painggan nga natin tong video to, mga kababayan.
Hindi ko na lang iyaharap kasi medyo maselan yung video. Nagulat niya ako eh. Sabi ko, meron palang... Kasi sa totoo lang, hindi ko alam to. Kanina ko lang ho nalaman. Sabi ko, kaya hindi kaya China kaya galit sa administrasyong Marcos eh. Tumatak sa isipan nila yun. Oh. Tsaka ito lang medyo may napansin ako ha. Mula nung naupo si PBB eh, bilang presidente ng 2022. Parang hindi ko lang alam kung mali ako ha, kasi hindi naman ako lagi rin nakatutok sa balita. Parang andahan lang kung may marinig na mga incheck na nahuhulihan ng droga ngayon. Parang hindi sila makaporma ngayon. May nababalitaan ba kayo ngayon? Meron, hindi katulad nung panunungkulan ni Digong eh. May mga, kumbaga may mga ano eh, may mga incheck na nahuhuli. Ngayon parang walang pumuporma, no? Parang wala tayong nababalitaan o no? Para walang, ewan ko lang ha, hindi ko lang sure ha, mga kababayan ha. Kasi hindi ko naman lahat ito napapanood ang balita eh. O, pakinggan natin ito mga kababayan. Ito hong, hindi mo natin tatapusin, pakinggan lang natin konti itong ano. Video na to na ano na ito pa lang si ito pakinggan natin. Hindi kaya po pwedeng kaya galit ang China dahil din dito tumatak sa isipan nila to. Dali ah, medyo ano eh, ito na, okay na. Ano daw, Jerome Estrada. Loko ka na. Pakinggan niyo. January 15, 1973, sa mismong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang isang convicted notorious Chinese drug lord na nagngangalang Lim Sing o kilala. Ayan oh, may video pa eh oh. Sa alias. Hindi ko lang mapapakita lahat ho ng video, medyo maselan. Ayan ho yung Chinese drug lord oh. Oh, ito yung pinakikita rito oh. Oh. Kilalang ano raw yan? Kilalang Chinese drug lord sa bansa nila. Tapos, nagpunta dito nagtayo ng mga laboratorio. Meron siyang mga negosyo, yun lang ang pinangpaprant. Yung pala, dito siya nagpapagawa ng mga, dito siya naglagay ng malaking laboratorio. Tapos, itinatawid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero dito siya naglagay ng pabrika. Oh, sa galit ni Ferdinand Marcos, pina-firing squad. Yun ang utos. Pinalabas sa telebisyon sa Pilipinas para mapanood ng buong mundo. Magkaroon ng, kumbaga magkaroon ng signal na huwag kayo rito sa bansa ko. Eh kay Digong. Oh, eh, puro, ano, puro addict lang. Puro addict lang yata kaya ni Digong eh. Tayo natin ah. As Naguan Susu, ang naturang execution ay siyang mismong ipinalive ni Pangulong Marcos sa mga telebisyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito ay upang magsilbing babalak sa umano yung mga nagtatangkapang magpuslit ng illegal na droga sa ating bansa. Si Lim Sing ay isa sa pinaka-active ng dahil talagang protektado ito ng mismong mga may impluwensyang tao. Ngunit sadyang talagang bakal kung tawagin ang pakikipaglaban ni Pangulong Marcos sa mga illegal noong panahon ng martial law. Ito ay sa kadahilanan na rin na bago pa man idiniklara ang martial law ay talagang unti-unti nang umusbong ang pagpasok ng mga illegal na droga sa ating bansa. Ngunit sadyang ang mga kasaysayang ito ay tila ba na itago na lamang at hindi gaanong isinapubliko, kung kaya't isisiwalat natin ngayon kung paano at ano nga ba ang tunay na kwento at dahilan sa ginawang... Ilan niya may picture mga kababayan, no? Yung pinahiring squad siya, may sinturon, may belt sa dibdib, tsaka tatakpan yung mata nito eh. Oh. Oh. Yan yung talagang ano, yung kumbaga eh, grabe naman kasi ito. Isipin mo, talagang naglagay ng pagawaan ng droga rito sa Pilipinas na sinahatin sa iba't ibang bansa. Kumbaga, ang dinali rito, yung mismong ulo. Hindi yung mga paslit na mga pag-alagala dyan na nagbebenta ng mga droga na ano. Kasi mga biktima yun eh. Eh, yun ang target yata ni Digong.
Kung kumpara mo pala itong pagiging presidente ni Digong kay former President Ferdinand Marcos, baka dakulangot lang yung tapang neto ni ano, ni Digong. Puro boka lang, no? Parang si Basti Duterte. Patayin talaga kita. Pag nasa lubong ko, di ko maalis dito sa lugar ko, patayin talaga kita. Tapos nung ini-interview na siya nung mga banatae, mga banatero, sorry. Ang sabi niya, eh salita ko lang naman 'yon. Eh wala pa naman ako nasasalubong na nagbebenta ng droga eh. Wala pa akong pinapatay. Ay putik. Parang comedy lang ah. Kulang na lang sabihin ng Tito Vic and Joey, anyenye. O nga naman. Wala pa palang nasasalubong eh. Eh, ang tanong ko naman, Basti Duterte, Mayor, tingin mo may masasalubong ka naman kayo nagbebenta ng droga? Ano yan? Daing? Nilalako? Daing! Droga! Droga kayo dyan! Wala pa rin siya nasasalubong eh. Sabi ni Mayor Basti. Sabi ko, nasasalubong? Sabi ko, grabe naman yun. Nagtitinda ng droga, masasalubong niya lang. Ano yung nagtitinda ng, ano yung parang taho? Naglalakad, tapos masasalubong mo, taho! Droga! Sisigaw ng droga, tapos masasalubong, uy! Nagbibenta ka ng droga? Bunot. Bang! Parang ganon, basta. Malupit din to magtatay na to, comedy. Tignan natin. Nawang pagpatao ni Pangulong Marcos Sr. ng parusang kamatayan kay Lim Sing na isang convicted Chinese drug lord sa ating bansa. Lupit oh. Chinese drug lord binitay sa Pilipinas sa pamamagitan ng firing squad. Ito yung talagang ano yung kung gusto mo talaga magbigay babala sa mga nagbebenta ng droga, sa mga drug lord. Kasi mga kababayan, kung ang punterya mo maliliit na tao, mga user, hindi mo mapapaliit doon, hindi mo mapapaalis doon yung bentahan ng droga. Bakit? Eh, ang dinadali mo yung mga user, yung mga gumagamit, hindi naman yung mismong taong nagpapalaganap eh. Isipin mo, kapag ang tinarget mo yung ulo, yung pang-ulo, yung mismong nagbebenta, kahit adik na yung mga tao dyan, gustong-gustong gumamit, nanginginig na kasi kating-kating na, gusto nang humit-hit ng droga. Pero wala na silang mabili dahil natatakot na yung mga drug lord. Wala na silang magagawa. Eh, ang problema, kung ang target mo, mga user, paano naapektuhan yung, ano nun, drug lord nun? Eh, benta lang ng benta yan. Pasok lang ng pasok ng droga rito sa atin. Ay, nako. Drug onward, tokhang-tokhang pa. Mga maliliit na tao lang naman pala yung kaya. Oh. Alahi pa natin. Eh, ito mismo. Palagang sabi ko nga, siguro kaya nga itong China ayaw sa Marcos administration. Tingin ko, naaalala pa nila to eh. Kasi syempre, iniisip nila, ay, Bongbong Marcos? Di ba yan yung tatay niya yung nagpapatay doon sa kalahi natin? Nagpa-firing squad nung administrasyon niya? Nung taong ganito? Putik, baka ganyan din yan. Baka nga tumatak sa utak nila to eh. O pwede. O pwedeng tumatak sa kanila to eh. Eh, mga wala pa namang kinikilalang Diyos yung mga inchik na yan. Iba, takbo ng utak niyan. Kaya nga yung sinasabi ni Mama Roque, ni Harry Roque, na parang ang gusto niya eh, kampihan natin yung incheck kaysa sa kano. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ang tao may kinikilalang Diyos, nakaagawa pa rin ng kasalanan. Paano pa yung mga incheck? Paano na lang tumatakbo ang utak dyan, walang kinikilalang mga Diyos yan? 80% ng kanilang populasyon hindi naniniwala sa Diyos, mga atenista. Diba, Commander Churba? Oh, paki-support subscribe niyo tong kaibigan ko si Commander Churba. Ito mga kababayan, loyalistang original 'yan, tagapagtanggol talaga ni
ng mga Marcos yan, dati pa. Mother Churba, subscribe niyo po yan. Ha? Isipin niyo ha, ulitin ko ha, kung ang tao may kinikilala ng Diyos, nakakagawa pa ng kasalanan, paano pa yung taong walang kinikilalang Diyos, paano tumatakbo ang utak nun? Isipin mo sa nga makitang bansa na may pupuntahan kang lugar, restaurant, pagpasok mo, ang mga nasa kaldero, mga pitos. Tapos eh, may magpupush na paskampihan natin ang China kaysa ang kano. Ay puti. Anong nangyari sa utak mo, Roque? Ha? Sabi ni Andres si B. Kadirip. Oh, meron no. Totoo, hindi niya nakikita sa Facebook, sa Google. Type niyo sa Google. Legal nga sa kanilang abortion eh. Oh, katwiran nila marami na raw sila. Kaya legal. Oh, isipin mo 'yon. Ganun ang utak nila, marami na sila kaya legal na ang abortion. Isipin mo 'yon. Ganun ang katwiran nila. Oh. Ganun ang katwiran nila, marami na sila kaya legal ang abortion. Pero kung di ba naman mga tanga, alam niyo naman palang marami. Edi mag gumamit kayo ng mga kontra. Oh, tulad ng tawag dito condom. Mga gumagamit ng pills. Oh, para hindi mabuo, hindi mabuntis. Pero yung isipin mong buntis ka na, ipapalaglag mo. Oh, legal sa kanila 'yan, abortion. Siguro alam niyo naman 'yan. Oh. Tuloy natin. Ang problema sa ilegal na droga sa ating lipunan ay talagang hindi na bago. Simulat sa pool ay naging talamak na ang aktibidad na ito kung saan naging dahilan pa nga sa pagkasira ng kinabukasan ng iilang nasasangkot sa ganitong kalakaran. Matatanda ang minsan ng idiniklara ng nagdaang administrasyon ang tinatawag na War on Drugs kung saan naglalayon itong masugpo ang naturang kalakaran ng ilegal na droga na dekadekada ng hindi gaanong pinagtuusang pan. Oh, ito, tinatalakay niya rito si Digong, yung nagbablog dito. Natataka lang ako si... Sino yung kumpare daw nito? Totoo bang drug lord yun? Yung kumpare nito ni Pete ni Digong? Yung Peter Lim? Si Peter Lim? Drug lord ba talaga yun? O, bakit yun hindi nakulong, no? Bakit hindi na subject yun? Si yung Peter Lim na yun? Ano nangyari dun? Diba? O, eh, sabagay kung tropa-tropa mo ba eh. Diba? Pansin. Ngunit talagang inamin ng administrasyon na hindi madali ang pagsupo sa problemang ito sa kadahilanan na talagang mismong mga politiko, tiwaling opisyal at mga sabi nung nagbablog, aminado raw si Digong na hindi raw basta-basta matatalo yung kumbaga yung laban sa droga. Eh paano matatalo eh ang mga natatarget lang yung mga user, yung mga nasa baba, drug lord din naman. Kailangan, dapat ang sinabject doon, yung mga drug lord. Oh, kita niyo yung ginawa ni President Ferdinand Marcos dati, nung panunungkulan niya. Talagang signal yon. Oh, sige, subukan niyo pang pumasok rito sa bansa namin. Mga incheck. Sige, gumawa pa kayo ng mga droga rito. Ay, yung mga drug lord na incheck. Yun talagang isang hudyat lang. Hindi na kailangan mamatay yung mga kapwa natin Pilipino. Na mga mabababa na mga biktima lang. Oh. Ito talagang drug lord, binitay, ano? Oh. Eh, panahon ni Digong, puro ano lang namatay. Puro mga user, may mga nadamay pang minor de edad. Ay, nako. Mga maimpluwensyang tao na nasa labas at loob ng ating bansa ang pumapalikod at nasasangkot dito. Kung kaya't sa kasalukuyan ay di maipagkakailang humaharap sa isang napakamalaking digmaan ang ating bansa. Digmaan na hindi pagitan sa bala kundi labanan sa mismong pagbuksa ng mga ilegal na droga.
Dekada 70 bago pa man idiniklara ni Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, unti-unti nang lumaganap ang pagpasok ng ilegal na droga sa ating bansa. Isa sa pinakakilalang sindikatong may kaugnay sa droga ng mga panahong iyon ay ang tinatawag na Golden Triangle Syndicate. At isa nga sa mga pinakakinilalang miyembro nito ay ang Chinese drug lord na nagngangalang Lim Sing na siyang namamalagi sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng pagkakasangkot nito sa ilegal na gawain, nakilala si Lim Sing bilang businessman sa ating bansa na nagpapatakbo ng mga negosyong minahan, restaurants, printing press at iba pang mga legal na negosyo. Ngunit naging panakipbutas lamang pala ito ni Lim Sing upang maitago ang ilegal na gawain nito na may kaugnay sa droga. Kung kaya't sa mga panahong iyon, naging pugad na ng droga ang Pilipinas kung saan nagpapatakbo na pala si Lim Sing ng mga laboratorio ng heroin sa ating bansa na siyang suportado naman ng Golden Triangle Syndicate. Ayon sa naitala, kayang-kaya umunong makapag-produce ang naturang laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas ng tinatayang nasa humigit 1 kilo ng heroin bawat buwan. 90% rin umano dito ay siya namang ine-export sa bansang Thailand, Singapore at sa kanlurang bahagi ng Amerika. Dito na naging isa sa pinakamaimpluwensyang drug lord si Lim Sing kung saan nagawa pa nga nitong makapagpuslit ng kalahating tonelada ng heroin sa bansang Amerika na ayon pa, 10% ng heroin pumapasok sa Amerika ay talagang galing sa mga laboratoryong pagmamay-ari ni Lim Sing. Protektado rin ang naturang in-check ng mga kilalang leader na galing sa iba't ibang bansa, bagay na siyang malakas ang kumpiyansa nito pagdating sa ilegal na gawain. Ngunit sa pagpasok ng dekada 70 kung saan mas unti-unti nang lumaganap ang ilegal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dito na ipinasa ang Republic Act 6425 o mas tinatawag na Dangerous Drugs Act of 1972. At nang dahil sa tila pagkawalan... Ito yung magandang ipatupad ni President Bongbong Marcos. Death penalty sa mga drug lord. Nakaano lang, nakaspecify lang. Ewan ko lang, di matakot yung mga drug lord na yan, especially mga drug lord na in-check. Hindi naman tinaya lahat, ah, yung mga drug lord na in-check. Nakaspecify lang, kumbaga, pag nahuli ka, napatunayan sa korte na isa kang drug lord, mapa-in-check man o mapaano mang lahi, utik bitay. Lalo na may masasampulan. Ewan ko lang kung di matakot yung mga yan. Tapos kinakailangan, hindi na pairali ng taon. Pag napatunayan ng korte, maganda, kinabukasan. Putik. Bitay na agad. Kasi pag yan, inabangan pa yan ng mga bago. Kasi alimbawa, na nababangan ka ng desisyon ngayon, bitay. Ilang taon pa ang mangyayari, bagong mangyari yun. Eh may papalit na presidente na iba. Oh. Eh baka maligtas pa. Yun ang maganda, yung mismong drug lord, yung mismong mga ulo ang dapat pinupuntirya, hindi yung mga user-user na kaya, yung parang ginagawa lang, alam mo yun, ginagamit yung tao, mga user, para sa ikakabango ng pangalan nila. Eh hindi naman naiisip ng ibang tao na yun lang ang kaya, hindi naman yung mismong mga drug lord. Diba? Kawalang kibo lamang ng naturang notorious drug lord na si Lim Sing, dito na itinatag ang tinatawag na Constabulary Anti-Narcotics Unit na pinamumunuan ni na First Lieutenant Reynaldo Beroya at First Lieutenant Saturnino Domingo. Isinailalim naman ang grupo sa isang pagsasanay na pinamumunuan ng US Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs o mas kinilala na ngayong US Drug Enforcement Agency o DEA. At nang dahil sa maiging pagsasaliksik at pagpapalitan ng mga intel reports ng magkabila ang panig, dito na nalaman ang naging illegal na operasyon ng mga laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas. Kung kaya't September 27, 1972, ilang araw pa lamang nang idiniklara ang martial law, ikinasa ang tinatawag na Oplan Dama de Noche. Pangunahing objective ng operasyon ay ang matugis ang mga laboratorio ng droga na pinapatakbo ni Lim Sing
dito sa Pilipinas. Dito na nasabat ang daang-daang kilo ng mga heroin na nakaimbak lamang sa mga mansyong pinagmamayarian ni Lim Sing sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. Nakuha rin sa mismong mga properties ni Lim Sing ang mga walang lisensyang matataas na kalibre ng mga baril. Ngunit sadyang tila walang kinakakatakutan ang drug lord na ito at tinangka ang suhulan pa ang mga dumakip sa kanya kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit sadyang hindi nagpapatinag ang mga opisyal na humuli kay Lim Sing at dinala pa rin ito sa korte at sinampahan ng kaso. At nang dahil nga sumailalim ang Pilipinas sa martial law ng mga panahong iyon, wala nang patumpik-tumpik pa ang administrasyon at agarang pinatawan ng panghabang buhay na pagkabilanggo ang naturang Chinese drug lord. Ngunit sadyang mataas ang naging kumpiyansa ni Lim Sing sa kanyang sarili. Ang hatol pala ng korte, panghabang buhay na bilanggo dun sa drug lord. Ngayon daw itong drug lord na to, ang taas daw ng kumpiyansa sa sarili, kumbaga ang yabang pa. Na ililigtas daw siya ng mga kakilala niyang matataas na tao. Pakinggan natin ha. Really, na matatakasan ito ang mga impluwensyang tao sa loob at labas ng ating bansa. At nang dahil sa pangamba ng Amerika at ni mismong Pangulong Marcos na matatakasan o malustan lamang ni Lim Sing ang mga kasong nakapatong sa kanyang ulo, dito na nagpahayag ang nooy Pangulong Marcos sa kanyang layuning mapuksa ang illegal na aktibidad sa ating bansa. Kung kaya't agarang dinala ang kaso ni Lim Sing sa military court at hindi nga nagtagal, isang desisyon ang inilabas kung saan parusang kamatayan ang naging hatol sa notorious Chinese drug lord na si Lim Sing. At upang magsilbing banta sa mga nagtatangkapang pumasok sa Pilipinas upang magpuslit ng ilegal sa halip na Silya Electrisica ang pamamaraan sa pagbitay kay Lim Sing, ipinag-utos ni Noy Pangulong Marcos na firing squad ang magiging paraan sa pagbitay sa naturang Chinese drug lord. Naging mas matindi pa ito kung saan makikita sa publiko at mapapanood live sa mga telebisyon ang gagawing pagbitay kay Lim Sing. Hanggang January 15, 1973, madaling umaga nang itungo na si Lim Sing mula Kamering Range. Dito na rin pinasahan ng hatol si Lim Sing bago pa man ginawa ang parusang kamatayan. Ngunit sadyang makikitang tila walang pagkabahala ang mukha ni Lim Sing nang dahil nga kampante itong hindi matutuloy ang hatol sa kalim. Oh, ito yung mukha ni nung Lim Sing, no? Ayun oh. Kumbaga kampante lang siya. Alam niya pa rin na hindi raw matutuloy daw yung firing squad. Bah, parang sinusubukan talaga yung Marcos, ano? Kailanan na maraming malaking tao ang pumapalikod sa kanya. Ngunit sadyang pag-aakala na lang ang lahat ng ito kung saan hanggang sa kanyang kahuli-hulihang sandali ay wala ni isang tulong ang dumating sa kanya. At bago pa man mag-alas 6:00 ng umaga January 15, 1973, iginapos na si Lim Sing sa isang poste kung saan nakatali ito sa kanyang dibdib at paa. Nakapwesto na rin ang mga inaatasang babaril kay Lim Sing na isang pangkat ng mga sharpshooter na pinamumunuan ni Lieutenant Jose Agawin. At sa pagpatak nga ng eksaktong 6:00 ng umaga, under the command of Lieutenant Jose Agawin, binaril na si Lim Sing gamit ang mga M1 rifles na diretsong tumama sa kanyang dibdib. At ilang minuto lamang ang lumipas, kinumpirma na ni Lieutenant Colonel Florento Marpa na wala ng buhay ang Chinese drug lord na si Lim Sing. Agaran... Ang lupit, no? Ito yung mga inaano natin na... Kapag nahuli ka talagang drug lord, dapat ito yung gawin. Kung gusto nyo talagang matigil yung droga rito sa Pilipinas. Kasi magiging ano yan eh, signal. Doon sa mga drug lord din ah, wag na tayo sa Pilipinas, grabe. Talagang bibitayin na yung ano, yung mga drug lord. Siyempre, mawawalan ng tindahan dito. Mawawalan na ng bilihan. Kahit nanginginig na yung ano, tao, yung Pilipino na gustong gumamit ng droga, ano pa bang magagamit niya? Wala na nagbebenta. Kaso nung nakaraang war on drugs ni Digong, putik ang mga nadali, mga user eh. Mga small time na ano, walang drug lord eh. Wala eh, ano? Sana ano to maalala ni ano no. Sana wag dumating yung point na may mahuling drug lord dito tapos maalala ni President Bongbong Marcos ito no.
Tapos ibalik niya yung ganito, no? Kumbaga nakaano lang, hindi para sa lahat, para lang sa mga drug lord. Yung bitay. Pwede naman yun eh. O, sana maalala ni ano to, President Bongbong. At least, ang subject niyang administrasyong Marcos, yung mga drug lord. Hindi yung mga user-user lang dyan sa kalsada. Tapos pag minalas-malas pa eh, madadamay, minor de edad, inosente. Tulad niya nung Kian de los Santos, no? Isipin mo yun. Tapos, ang masakit pa dun, mga kababayan, alagad pa ng batas ang nakapatay. Na kung saan dapat yun ang pumoprotekta sa ating mga Pilipino. Polis pa nakapatay dun sa minor de edad. Isipin niya yun. Na imbis na dapat, nung moment na yun, yung oras na yun, siya ang pinoprotektahan siya ng polis. Na wag siyang madamay o wag lang tumamang bala sa kanya. Kasi may operation dito. Sabi sa balita, nakuyuko na raw, binaril pa. Putik, ba't pa barilin mo? Hindi ka naman binabaril. Ay, sis Mariusip. Ay, nako mga kababayan. Nakakalungkot mga kababayan. Pag binalik mo yung mga dating panahon na parang naniniwala ka sa kanila. Na ganito, ganyan. Yung pala parang ang nangyari, sila yung totoong nambudol na ano eh. Parang niloko yung paniniwala natin ba, no? Dati nga rin, no, isipin mo kung babalikan ko yung mga ano, no, na hindi ko ini-expect. Na paniwalang paniwala ako sa inaano ni Digong. Kasi inampanya nga namin yan ni Ninyo Barsage. Halos makipag-bastusan kami sa social media ng 2016. Oh. Kasama namin yan sila ano, yung sino ba yung nakakausap ko nga, sabi ko nung nakaraan sa Messenger na wala na ngayon. Political blogger din, yung madalas na tumitira kay Lenny Robredo. Si ano, si sino to, yung magandang lalaki na macho, yung binanggit ko nung nakaraan. Dati nakakausap ko sa Messenger yun eh. Si Drew Olivar. Oh. 2016 yun eh. Oh. Si Banat ba, hindi pa ganun ka-active nun. Buntot lang ng buntot kay Mocha Uson yun. Habang nagla-live si Mocha, gaganon-ganon si Banat ba sa likod. Oh. Shout out. Mataba pa nga si Banat ba nun? Mga panahon na yun. Ito mga kababayan, katawag lang ng pansin sa akin to si Kibuloy. Kasi sabi ko nga, meron siyang salita na hindi mo inaakala na maririnig mo sa kanya bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Isipin mo, Commander Churba, meron bang mangangaral ng salita ng Diyos namumuno sa isang relihiyon, pinuno mismo? Sasabihin mo, hindi ako papahuli ng buhay. Ano daw? Ibig sabihin ba, parang ang dating lalabang ka? May ipagpatayang ka? Hindi ako papahuli ng buhay. Kasi mga kababayan, hindi ka naman papatayin ng alagad ng batas ng ganun-ganun na hindi ka lalaban eh. Especially si Kibuloy ito, may pangalan ito. Tropa pa si Digong. Tapos ang nakakatawag pa sa akin ng pansin na inireport ng Philippine National Police. Ito si ma'am, yung tagapagsalita lagi ng Philippine National Police sa Krami. Ano ba yun? 15 ba? 19 pagkakarinig ko. Meron siyang mga armas? Tagapagsalita ng salita ng Diyos, may mga armas? Bibili ka? Ano yun? Ano yun? Kasi isipin mo mga kababayan ha, nangangaral ka, pinuno ka ng relihiyon. Bakit ka bibili ng armas? Putik, nangangaral ka, may armas ka? May bili ka ng baril? Anak na. Nakapangalan daw sa kanya eh. Ano yan? Alam nyo, kayong mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip-isip kayo. Sabi ko nga sa inyo,
kailan nyo pa mararamdaman mali yung pastor ninyo kapag nakahiga na kayo sa ospital at isang hininga na lang ang hihinga nyo? Doon nyo pa marirealize, doon pa kayo magsisisi. Ngayon pa lang magsisi na kayo, ngayon pa lang marirealize nyo na. Sipin mo, nangangaral ng salita ng Diyos, may armas, bibili ka ng baril, paano nangyari yun? Pakinggan natin ito mga kababayan, ha? Ito. Huwag natin pakita yung video kasi sa GMA7 ho ito. Pakinggan natin. Kasi kung talaga nangangaral ka, hindi ka naman bibili nun eh. Ani mo yun? Ani mo yun? Nagbabala ang PNP sa Kakanlong kay Pastor Apollo Quiboloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Pwede na rin daw siyang isailalim sa Citizen Arrest. Ah. Saksi, si Ian Crew. Sa isang audio clip itong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nagtatago lang siya para protekta ng sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya'y lumitaw. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Quiboloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso kaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yun. That's going to take years. So, basahin ko lang ito, sabi nung isa, takot na takot sa mga puti. Eh, alam mo, Quiboloy, dapat nga mas maganda doon ka sa Amerika makakulong eh. Kung ako sa'yo, dapat mas gugustuhin ko doon. Eh, isipin mo, bawat isang kulungan doon, Commander Churba, isang tao lang, naka-aircon pa, sarap pa ng pagkain. Ay, ang laki daw ng budget daw ng mga bilanggo dyan. Kumpara dito na ang init, hindi aircon. Eh, doon isipin mo, isang kulungan, isang tao. Para ka lang nagdo-dorm. Ano ba yung may napanood akong isang vlogger na matagal na yun, napanood ko ng 2021 yata, yung 2022. May mga bilanggo daw sa Amerika, kapag lalabas, ayaw daw. Nagmamakaawa raw doon sa... Ayaw raw kasi wala naman daw sila ng pupuntahan at wala na raw tatanggap sa kanila. Ang tagal na raw kasi sila na nakakulong. At gusto daw nila doon, wala na silang iniisip na pagkain. Araw-araw daw may supply ng pagkain. Aircon pa yung kulungan. Kaya mas gusto doon na lang siya. Nagwawala nga daw. Isipin mo, ilalabas doon ng mga pulis, pumipiglas. Kakaiba. Sabi ng vlogger, inilalabas daw yung bilanggo kasi tapos na raw, pilit daw pumipiglas, ayaw raw lumabas. Eh di ba dapat pag magwawala ka, pag ipapasok ka sa kulungan kasi ayaw mo makulong.
Eh, yung mga bilanggo daw, sa sobrang tagal daw nakakulong, ayaw nang lumabas, nagwawala raw. Pag ilalabas, gusto doon lang sa loob. O, isipin mo yung kuy Buloy. O. Pasok ko ng bababae ka, Kibs. Kung mahilig ka sa chicks, baka lang naman, di ko sinasabing sure, ha? Ayun lang magiging problema mo. O, baka wala kang kasamang chicks doon. Eh, medyo, ano muna, kamot-kamot muna, ha? Tuloy natin. So, I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hindi kahit ni Remulla si Kibuloy na harapin na lang. Ang suswerte nyo nga eh. Ang suswerte nyo nga may mga pera eh. Ang suswerte nyo nga may mga pangalan eh. Actually, yung ganito, ano na eh. Ang suswerte nyo eh. Bakit? Eh, isipin mo na lang mga kababayan. Ikukumpara mo yan sa Juan de la Cruz. Isang Juan de la Cruz na Pilipino rito sa Republika ng Pilipinas. Walang pera. Hindi kasing kilala ni Kibuloy. Oh, isipin nyo na lang. Tingin nyo, magagawa ba ng isang Juan de la Cruz yung mga ganituhang may mga kondisyon? Wala. Buti ikaw nga nakakapagtago ka ng mga ganyang katagal na ano sa ibang tao na mahirap na isang Juan de la Cruz lang. Magagawa ba yung mga ganyan? Wala. Swerte ka pa nga eh. Grabe ka. Ang dami mong... ang mga kaso laban sa kanya, tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Kibuloy. Pinatigos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Kibuloy. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga blogger. Lang, nagpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, ito pa ang ganyan. Sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero... Ha? Isang mangangaral ng... Isang mangangaral ng salita ng Diyos? May 19 na armas? Ano daw? Parang hindi naman bagay yung ganun. Kasi kung iisipin mo, ang karir mo sa buhay, mangangaral ka. Oh, tagapagturo ka ng salita ng Diyos. Tagapagturo ka ng mga banal na kasulatan. Mangangaral ka. Meron kang 19 na armas. Putik. Ano to? Parang kalokohan naman. Grabe. Kasi mga kababayan, mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka eh. Kung halimbawa, miyembro ka ng miyembro, hindi ko nga alam kung alam ng mga miyembro ni Kibuloy ito. O kayo, mga miyembro ni Kibuloy, hindi naman siguro nag-iimbento ang Philippine National Police. Meron daw 19 na armas ang pastor ninyo. Natatawa pa nga ako doon sa sino bang isang vlogger yung napanood ko na nagpunta diyan sa KOJ na yan, yung Kingdom of Jesus Christ, pero wala namang kingdom si Jesus Christ diyan. Kingdom ni Kibuloy. Yung isang vlogger akong na parang napanood na wala naman daw siyang kasi may pinaghihinalaan may mga armas daw doon sa KOJ. Sabi naman itong isang vlogger na napanood ko, nakalimutan ko ang wala raw siyang nakitang armas doon sa KOJ sa paikot-ikot niya. Sabi ko, anong klaseng utak meron itong vlogger na ito?
Isipin mo mga kababayan yung ganong salita. Nag-ikot-ikot daw siya. Yung mga inikutan niya, wala raw siyang nakitang armas. Isipin mo yung ganong katwiran, ano? Doon lang malalaman mo na kung anong utak meron ng vlogger eh. Bakit ko nasabi yun? Kapag bisita ka sa isang lugar, sa isang bahay, hindi po pwedeng magkakaroon ka ng access sa lahat ng kanto, sa ang mansulok po ng bahay. Wala kayong access sa ganun. Hindi naman yan yung katulad na cellphone na isang, ano yan, pag nag-ikot ka, parang cellphone lang yung baril. Nandiyan dyan lang. Uyo, may baril. Sa nung narinig ko doon sa vlogger, ay sus, ang tangang puti. Siyempre, the more na umiikot sila dyan, laging may kasunod dyan eh. Mga nag-aasi sa kanila, o doon yung ano, ganito, ito yung ganyan. Pero yung mismong mga place or mismong mga dapat na hindi nyo na mapuntahan, siyempre hindi na kayo pwede makapunta dyan. Ano ba namang katwiran yan? Na nag-ikot daw eh, wala raw nakitang baril. Ay, sis Mario. Ano na lang ako doon sa vlogger na sabi ko, ay, sis Mario. Di ba gano'n naman, no? Minsan nga, pag nagpunta ka sa isang bahay ng kaibigan mo, kahit ka-close mo na eh. Kaibigan mo na yun, ha? Pero wala ka pa rin karapatan magkaroon ng access sa lahat ng kanto, lahat ng sulok ng kanilang bahay. Pero kaibigan mo na yun. Eh, lalo na yung vlogger na nagpunta doon. Eh, bisita lang. At sino namang tangang tao na alam mong may pupunta dyan sa place nyo, eh, kung may baril ka, bakit ikakalat mo na alam mong makikita nila? Siyempre, itatago mo. Eh, isipin mo itong balita, oh. Taga-Krami na yan. Si Madam, si Ma'am, yung tagapagsalita lagi ng Philippine National Police dyan sa Krami sa Quezon City. May 19 daw na armas si Pastor Kibuloy. Tagapagsalita, nangangaral ng salita ng Diyos, may armas? Nare-realize nyo ba yan, mga miyembro ng KOJ? Kahit, kasi, kung gagana, sa bagay, kung talagang, ano ka na, nilamon ka na, ng sistema ni Kibuloy, maaring palagpasin mo na lang ito, lunukin mo na lang eh. Pero kung pagaganahin mo naman talaga ang utak mo, bakit magkakaarmas ang isang mangangaral at 19 pa? Bagay ba yung ganun? Bagay ba yung mangangaral ka, may armas ka, 19? Ba't ka bibili niyan? Ano, ang karir mo sa buhay, tagapagturo ng salita ng Diyos. Eh, baka nga yung totoong nangangaral eh, ng salita ng Diyos eh. Hinding-hindi bibili niyan kahit may papatay sa kanya eh. Baka sabihin niya ng totoong mangangaral, patayin mo na ako pero hinding-hindi ako hahawak niyan. Barilin mo na ako pero hinding-hindi ako hahawak niyan. Eh, ito, tagapagsalita ng Diyos, may 19 na armas. Jesus Mario Joseph. Di ba? Oh. Kasi kung ikaw talaga nangangaral ka at nasa puso mo ang tagapag-aral ng salita ng Diyos at sinusunod mo ang batas ng Diyos, aral ng Diyos, imposibleng bumili ka ng baril eh. Imposibleng bumili ka ng baril. Isipin mo, 19? Ay, Jesus Mario Joseph. 19 piraso? May armas ang tagapagsalita ng Diyos na si Kibuloy. Kayo, miyembro ng KOJ, alam nyo ba yan? Na yung pastor ninyo may mga barel? Ay, nako po, Jesus Mario Joseph.
Ito mga kababayan, meron ho tayong gagawa na reaction opinion. Ito matindi to. Alam nyo ba na ang mga taga-gobyerno, lalo na especially talagang as in active na, na nakaupo ka sa pwesto. Alam naman natin mga kababayan na bawal tumanggap ng kahit anong regalo, kahit anong bigayan. Kasi magiging ano yan eh, yung parang utang na loob. O, alam na mga taga-government yan mga kababayan. Na bawal kang tumanggap ng kahit anong regalo. Especially empleyado ka ng gobyerno, taga-gobyerno ka. Especially lalo yung mga politiko. Nabibigyan ka ng ganitong regalo, ng ganyan-ganito. Bawal na bawal yan mga kababayan. Alam nila yan. Bawal ka tumanggap. Ha? Ngayon mga kababayan, ito kaya, hello Sir Aronuel Jose, mega love shoutout sa isa. Ingat lagi din. Ito kaya ang dahilan kung bakit itong si Digong nyo eh hindi matabla-tabla si Kibuloy nyo. Nako, ito pala si Digong, inamin niya na binigyan pala siya ng isang bahay ni Kibuloy. Nako po. Pakinggan nyo to mga kababayan ha. Kilalang kilala nyo ito. Nako, Sus Mario Josep. Itong si Kibuloy, nagregalo ng bahay ito. Alam mo, Nina. Idigong nyo. Rapid fire! Magandang magandang gabi po. Naku, yari ka, Digong. Parang nabubuhay si Percy Lapid ah. Magandang gabi! Digong! Ay, Ballpoint Man, mega mega love shoutout sa'yo. Pakisupport, subscribe nyo nga ito si Ballpoint Man, mga kababayan. Hello, Ma'am Nina Chapapi, kumusta? Tuloy natin ha. Ballpoint Man, yung parang si Commander Churro. Po mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang palatuntun ng Lapid Pie. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Dumating na yung sandali. Matatapos ang lahat ng bagay. Bilang nga ang mga masasayang araw ni Kibuloy, halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit. Ayan po mga kaibigan. Ngayon, napag-uusapan na rin lamang po natin yan. Kanina, binalikan ko itong usapan nila ng isang nagpapakilalang anointed one. Ito, matagal na nating kuhan ito. Ah. Binabati ko sitong si solicitation. Ah, pati sa Japan, nagsusolicit ang pangkat nito eh. Sa Canada, di ba? Ah, maraming alagang babae yan. Si Kibuloy. Ah, ito, in fairness ah. Ang gaganda ng mga nanghihingi sa ng abuloy sa bus, yung nangangalabit, yung kalabit pengi, mga kaibigan. Siya may alaga nun eh. Eh mabuti pa yung iba eh. Nagbebenta ng ng kung ano-anong produkto ng mga makakain, di ba? Sa mga bus. Pero alam niyo sa totoo, mas okay yun eh. Yung minsan may lalapit sa yung bata o babae na may ballpen, may mga yema. Ay, yema, favorite ko yan eh. Mas okay pa yun eh. Kesa yung mga ano ni Kibuloy na nangihingi-hingi kung saan-saan. Sabi ko nga mga kababayan, hindi ako naniniwalang 7 million ang miyembro nito eh.
Tingin ko pang-bluff niya lang yan eh. Ay, kasi isipin mo kung 7 milyon niya ang miyembro nila, bakit manghihingi ka pa kung saan-saan? Manghihingi ka pa ng cash love offering o ano? Eh, ang 7 milyong miyembro mga kababayan, tigpipiso sa 7 milyon, 7 milyong piso na yon. Eh kung may magbibigay dyan, bawat isang miyembro nila sa 7 milyon, tigda 2 piso, ilan, magkano na yun? 14 milyon na yun. Eh ba't nangihingi ka pa kung saan-saan? Ba't ikakalat mo pa yung miyembro mo? Isa lang ibig sabihin yan, kaunti lang sila. Oh. Ha? Hmm. May kaugnayan sa relihiyon, nagbabahay-bahayan. Oh, eh, tulong nyo na nga sa ano, sa ministry. Yeah, mga ganyan. Di ba? Oh. Eh, mabuti pa yun eh. May kapalit eh. Bebentaan ka. Yung pera mo, hindi hinold up sa'yo. Ito si Kibuloy, no? Hold up yung pera ng nakasakay sa bus tsaka na nakasakay sa jeep eh. Oh, magbabasa ng isang talata ro, magdididi pa. Ha? Sa bus. Tapos kakalabiting ka. Ako nagtutulog-tulugan ako eh. Mga kaibigan eh. Oh, ngay, pero kakalabiting ka pa rin. So ngayon, eto na ho. Ang sabi pala nitong damuhong ito, ha? Eh si Digong nyo raw ay katulad mo si David na pumatay ng mga higante. Ha? Nung unang panahon daw, mga kaibigan. Oh, tinulad pa kay David eh. Oh, eh si David, lingkod ng Diyos yun eh. Eh ito, minumura nito ang Diyos eh, di ba? Tinawag niyang stupid, pati yung mga, di ba aling tayo, tawagin stupid eh. Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro patatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this God? Talaga ito kung ganun. Grabe, no? But you created something perfect. And then you think of an event that would take and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Oh, ikaw. I mean, maniwala ka? Hmm. Kaya nga sabi ko niya, maniwala niya. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Ni, tsuk-tsak mo lang yun ang nanay pati tatay mo. Eh, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Pangin ng klase. Hindi, ano yung muna natin yun? Mga kababayan, idibank muna natin yung sinabi niya. Kasi ito si Digong, ang problema rito, umabot na sa edad ng ganyan. Hindi niya pa nauunawaan yung kay Eva at Adan. Oh, kasi sabi niya rito, bakit daw hinayaan ng Diyos? Gumawa ka ng perpekto. Ginawa mo si Adan, ginawa mo si Eva. Bakit hinayaan niyang masira? Oh, anong napaka-stupid daw ng ganong Diyos na gumawa ka ng bagay na ganitong perfecto tapos sinira mo. Hindi niya kasi naiintindihan mga kababayan yung istorya ng Eva at Adan kaya ganun ho yung takbo ng utak niya. Ganito kasi istorya niyan, Digong. Makinig ka kasi. Si Eva at Adan nilalang ng Diyos. Tapos nagpahinga muna ang Diyos. Ngayon may binilin sa kanya kay Eva na huwag kakain ng prutas. Yung bunga. Oh. Eh, nung mga bata tayo, pagkakakilala natin dyan, mansanas.
Pero hindi pala mansanas yun. Basta nasa Biblia, bunga. O ay kinain ni Eva. O doon pumasok ang kasalanan ng Malaysia. Hindi kasi siya sumunod. Ngayon, ang point nito ni Digong, bakit daw gumawa siya ng perfectong ganun tapos hinayaan niyang masira? Hindi niya hinayaan. Binigyan niya ng free will si Eva kung susunod siya sa Diyos o hindi. Kumbaga may free will kayo kung anong gusto niyong gawin. Basta ako, inuutusan ko kayo, huwag niyong kainin yan. Bawal. Eh ang gusto yata ni Digong, kontrolin si Eva. Na pagkakagat na, biglang titigil yung bibig. Ah. Tapos hindi nakakainin. Mali yun. May free will ang Diyos. May free will ang tao, hindi kinokontrol ng Diyos. Pag gusto mong kumaliwa, kumaliwa ka. Pag gusto mong kumanan, kumanan ka. Pag gusto mong gumamit ng marijuana, Digong, gagamit ka. Di ba? Inamin mo. Sabi, yan ang viral ngayon eh. Inamin mo daw dati, gumagamit ka ng marijuana. Oh, pinigilan ka ba ng Diyos? Kahit alam niyang bawal, hindi. Bakit? Free will mo yun. Nasa iyo yan kung saan mo itatahak ang mundo mo. Kung sa mali o sa tama. Ganun din yung kay Eva. Binawalan siya, binigyan siya ng babala. Huwag mong kainin yan. Magpapahinga muna ako. Oh, nagpahinga siya noon eh. Diba? Kasi ginawa niya ang langit at lupa. Ganyan, ganyan, ganito. After nagpahinga siya, binilinan niya si Eva, yung dalawa. Eh, ang ginawa ni Eva, nagpatukso. Kinain yung bunga. Doon pumasok yung mali siya, yung kasalanan. Eh, ang problema kasi, Digong, tumanda kang ganyan. Hindi mo alam yung istorya ng Eva at Adan. Tapos, porkit di mo nauunawaan yung ganong senaryo, ang gagawin mo, tatawagin mo ang Diyos estupido. Ganyan takbo ng utak mo. Tumanda ka ng ganyan, di mo nauunawaan yung bagay na yun. Hmm. Tumanda kang ganyan, di mo pa. Tumanda kang ganyan, di mo pa alam yon. Tapos pag di mo naintindihan, isisisi mo sa Diyos. Tatawagin mo siyang stupid. Alam mo ba na kapag Diyos ang gumawa ng kahit ano, hindi mo siya dapat questionon. Bakit? Siya ang Diyos eh. Wala nang mataas sa kanya. Kung minsan niya, yung magulang natin eh, kahit labag na sa kalooban natin eh. Kapag sinabi niya ganito, gawin mo anak, hindi ka nga makapagsalita eh. Hindi mo nga ano yung tatay mo. Hindi mo ma, kumbaga, hindi mo masaway. Bakit? Eh, yun ang gusto ng tatay mo eh. Diyos pa kaya na may lalang sa atin. Tumanda kang ganyan, ganyan ang takbo ng kokote mo, sir. Maturingan yung kaibigan mo, best friend mo. Mangangaral lang Diyos, hindi na ipaliwanag sa'yo yan. Yan sa Eva at Adan. Jesus, Digong, manda ka na lang ng ganyan. Di mo pa naunawaan yung storya na yon. Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Sipi mo, Panginoon Diyos, si Hitler di nagawa yun eh. Yung pinakamasamang tao na nakita ninyo sa gobyerno, walang nakagawa nun. Yung ginawa niya, pagmumura. Mga kaibigan, sipi mo si Eddie Villanueva eh. Kuman yan, nag-Duterte yan, di ba? Nung malapit na eleksyon, kinukwento niya eh. Pero nung minura ang Diyos, kinilabutan sila eh. Mga kaibigan, paano? Wala pa nakagawa nun. Wala pang masamang taong nakagawa nun. At sinasabi niyang ang nagawa daw nito. Isipin mo nga, mga kababayan, si Hitler na sinasabing pinakamasamang tao raw sa buong mundo. Pinakamasamang tao si Hitler nung sa mundo, nung kasaysayan niya. Eh ang problema, marami ng taong pinanganak after niya eh. Isipin mo ha, si Hitler daw na sinasabing pinakamasamang tao nung panahon niya, hindi raw nasabi ni Hitler ito. Na estupido ang Diyos. Pero si Digong nasabi, no? Tindi, no? Ano, nung habang sinasabi kaya ni Digong to, ano kaya ang nasa isip ng mga nakaupong tao dun sa upuan mo? Dun sa baba ng entablado? Ano kaya nasa isip? Ano yun?
nakikipag-cooperate na lang kasi may konting handaan doon, ganun. May konting kainan. Sipin mo, no, hindi niya nauunawaan yung bagay-bagay about kay Eva at Adan. Tapos pag hindi mo naintindihan, sisisihin mo ang Diyos, istupido. Grabing utak meron to si Digong, ano? Alam niyo, press one, alam niyo ba yung viral trending ngayon? Na ito pa lang si Digong, inamin niya na nagmamariwana siya. Tama ba? Nagumamit siya ng marijuana? Naku po, sis Mariosi. Bukas, yan ang tatalakayin natin. Paputukin natin yan. Gumamit na ng fentanyl. Putik. Nagmariwana pa? What? Grabe, ano? Presidente, nagmariwana? Bukas, talakayin natin yan, mga kababayan. Paputukin natin yan bukas. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Pakisupport, subscribe nyo ngayon dalawang kaibigan ko rito. Yung mag-best friends, ito si Commander Churba at itong si Ballpoint Man, mga kababayan. Pakisupport, subscribe nyo yan dahil sinusuportahan ho nila ang ating gobyerno. Pinagtatanggol ho nila si President Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pakisupport, subscribe nyo ho yung mga vlogger na alam nyo nagtatanggol sa gobyerno, especially kay Pangulong Bongbong Marcos. Hello, Ma'am Nina Chupapi. Paalam po muna pasamantalaan yung Linggo Dos Crisulo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos! At lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way po, mga kababayan. Maraming salamat. Kita-kita tayo bukas ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye. Thank you po. Kita-kita tayo bukas.